pangalan na po kami. Yan, may pangalan na. Meron na kaming brand. Today, we're still continuing with our series, Marriage and Blank. And today, we're gonna talk about marriage and love languages. Love languages, okay? Made famous by Garrett Chapman. Ano ba yung lima na yun? Limang listahan ng okay. Love language? Memorize ko yan. Memorize mo okay. Yan. Okay. Time. Okay. Kala ko memorize mo. Okay. Time. Touch. Time. Touch. Service. Affirmation. And of course, my favorite, personal favorite, gifts. Gifts. So according to the author, Gary Chapman, okay, so lahat daw tayo, all individuals have this receiving love languages. Time. Mm. Sila yung mga people na hindi na tayo nag-spend time, hindi na tayo nag-date, hindi naman tayo nag-uusap. Pero kung tanungin mo, kailan ba kayo last nag-usap ng spouse mo or kailan kayo last nag-date or nag-spend time? Ang sagot ay, wala pang 24 hours. Diba? So yun, most likely, if you're like that, yun, dun ka. Mm. Okay. Meron naman yung mga touch. Okay? So, yung mga mahag, yung mga holding hands, yeah. Or yung mga, hugi-hugi. Pwede mo ba akong akbayan? Is yung mga dominant yung love language sa service, ano yun? Ito yung mga gusto nila na pinagsisilbihan sila, breakfast, pinaglulutuan sila, or... papanil cutter, pwede. Yan, parang... pinaglalaba sila, tapos nakaupo lang sila, wow! Pakamot! Yan, pwede yun. So, mga ganon. And then, another thing is affirmation. Gusto na nakareceive sila ng encouraging words, na-appreciate na, uy, ang ganda mo, uy, ang galing ng ano, nung ginawa mo to, uy, thank you for taking good care of the kids, or, oh, you know what, you're good at this. Thank you for throwing the garbage. Last but not the least, yung favorite mo. My favorite is the love language of gifts. Ito yung mga taong natutuwa or na as in nafe-feel yung love tank nila whenever they receive something. Pasalubong, pagkain maybe. Pagka-gift ka, na-appreciate mo pag kami na-receive ka, parang, the reason why we want to talk about this is because yes, there's a lot of information about this. And it's good to apply this. May confusion pa rin in terms of your application. I thought nagbigay naman ako ng time or nabigyan ko naman siya ng regalo, but ganun. Yeah, kulang. So, parang kulang pa ba yun? Nag-date naman tayo kahapon. Oo, tapos everyday na kayo nagde-date. Tapos meron naman yung parang, ano, so pag sinabi ko, sincere ba yun? Yeah, exactly. Sinabi ko, naggawin mo to, sincere ba yun? O dahil sinabi ko, hindi na sincere. So, sincere ka ba talaga? Ano yung sincere? Yun. So, ang dami questions. Kasi, relationship kasi eh. Complex. So, may complexity. That's true. Pero, if we try to zoom out or zoom in, whatever you want to use. Depende kung anong gusto mong gawin. Zoom in? Yeah. We can actually demystify it. And make it usable or make it beneficial in enhancing our relationships. So, there are three things that we want to share when it comes to... Four! I'm like... Beating! Ay, hindi ka nakikinig ka na. Ah, sorry! Ano ba yun? Number one is know your own love language and your spouse's love language. Parang tataka ka, no? Nagbibigay naman ako ng stuff. Tapos biglang, hindi pala yun yung love language niya. Ang gusto lang pala is, mag-stay ka lang. Mm-hmm. Bitawan mo muna yung phone mo. Oo. Tapos dun ka lang. Ano ba yung mga linalaro? Upo ka lang. Ano ba yung mga linalaro ng mga ano ngayon? Naku, yan na. Mga games game. ML. Candy Crush. Ikaw yun. De joke lang. So yun. So, pag nalaman mo, knowing, sabi nga nila, is just half the battle. But at least when you know it, then you can express it. Yes, guys, communication is the key. You have to tell your spouse. And hindi yun nakakahiya. Kasi it's part of marriage. You have to communicate when you most feel loved. You can actually take an exam. Pero the easiest way or easiest route to know what your love language is sagutin mo lang tong statement na to. I feel most loved when you
blank. Mm. Okay, as for me, as we shared earlier, as for me, I feel most loved when Daniel brings home coffee or brings home donuts. I feel love when I'm, ano, no, parang nag-prepare si Char ng breakfast, yan. Service, kasi one of my love parang language. Parang hindi ako nag-prepare. Let me just add this as a practical thing. Pwede nyo itong gawing parang date, ano, no, date talk. So, kunyari, total naka-quarantine. So, pwede kayong tumabi muna, di ba? Kung, yeah, you know, you maybe you can talk idea. About this. I feel most love when... Yeah, ang ganda nung idea na yon, kasi i-communicate mo dun sa spouse mo, uy, alam mo, nung ginawa mo to, parang kinilig ako. Tapos, dun mo malalaman, ah, kaya pala hindi nag-work yung date tayo ng date, and then there's so much of our time together, pero walang service. Mm. Yun pala yung gusto lang ng spouse mo is, lambing lang na, love, abutan mo naman ako ng water. Yeah, yung mga ganon. That's true, yan. Okay, our second point na usually, nagiging... nami-mystify siya is kapag sinabi mo ba at ginawa niya, hindi na ba yung sincere kasi sinabi mo. Mm. I don't know if you can relate, pero parang I think I'm guilty. Was ganun ba ako before? As this, sinabi ko na eh kasi hindi mo, nakalimutan mo, ganyan. So sinabi ko na, tapos yung gagawin mo, ayoko na kasi hindi na yung sincere. Ewan ko, baka logic lang talaga ng babae yon. No, baka women lang makakain. It's not an issue of sincerity yeah. if ginawa niya yun because he communicated it. There are a lot of times na I tell Daniel, love, for today, I feel so tired sa work. Ganyan. Can you bring me iced coffee so that I can, ano, I can recharge, ganyan, yeah. refresh myself. And it's okay. Pag ginawa niya, I still feel love. Parang hindi naman issue yung dahil sinabi mo. It's important nga eh na sabihin natin because they are not manghuhula. Yeah. Totoo 'yan. Well, hindi lang to for husbands, no, but maybe tayo talaga yung pinakatinatamaan nito. But I guess for both parties and it has to be communicated and it doesn't dampen, again, yun nga yung point mo, it doesn't dampen the sincerity dahil oh nabanggit mo na. But it's more of because there is clarity, mas ma bilis mong mako-communicate o mabibigay yung need nung kabila. Mm-hmm. And mafi-feel yung love tank nila because alam mo na, mas alam mo na. In fact, if you can go really to the details of it, much better. Like, when you say, gifts ba? I remember, yung tinatry ko pa i-clarify yun, kasi nung nalaman ko na gifts siya, naku, akala ko mamahalin, yung parang, ano ba to, Chanel ba ang level nito? Or, ano lang, shock not. Okay, so, Chanel. Okay, so, na-realize ko, sinabi niya lang, simple lang naman, yung parang ang gusto ko lang is dalhan mo lang ako ng something. Okay, ano yung something na yun? Ito alam lang. Alam niyo, hindi kayo maniniwala. There was a time, dinalhan ako ni, inuwian ako ni Daniel ng C2. O, diba? C2, magkano lang yun. Pero, pwede na yun. Oy, naalala niya ako. I don't know. Siguro, mga people na may love language na gifts makaka-relate na it's really not about the price. But the act. Yeah, but the act. Yeah, so may mga ganon. Uy, sakyan mo yung kanta! It's not about the money. Yon. Pero actually, kung mag-gift naman ng cash, pwede rin. Okay, then. Malaking tulong yun. Oo. May pang-ayuda. Pang-ayuda ang tawag dati. Naalala ko lang, di ba pag may clarity, ang dali ng buhay na hindi mo linalagyan ng confusion yung sincerity ng isang person. Mm-hmm. If I may add, I remember yung shinare natin last time, yung think well. Mm-hmm. It's still part of it because I think it's really one of the foundational things na you can contribute talaga sa marriage. Mm-hmm. Yung thinking well about your spouse. Yeah. Na hindi naman siya evil person. Yeah. And you'll be surprised. You'll be surprised when we start practicing it. Parang hindi naman kami parang, oh, alam ko na yung what she needs and what I want. What she wants. Hindi naman siya ganun. Parang, as you go along with your married life, parang, ang dami niyo pang nadi-discover. So, this is not the absence of mystery, but when there's clarity, there's beauty in your relationship, sa marriage, no? So, that's true. Okay, so for our third point naman, how do we respond kapag alam ng spouse mo yung love language mo, pero hindi niya ginawa?
minsan ang labo lang kasi pag hindi pag ginawa hindi sincere kasi sinabi niya. Pero pag hindi ginawa, nakalimutan niya ako. Siguro hindi ako valuable. Siguro hindi niya ako naisip. Siguro hindi niya ako naalala. Siguro tas ang layo muna. Yeah. So you have to cut that thought kasi it doesn't help your marriage. Yeah. The response, and this is not an easy one, but it's a simple one, should be forgiveness. Forgiveness is the reboot of all relationships. So, wow. It's sometimes, no, because of that, you know, hindi mo nabigay sa akin, hindi mo to ginawa sa akin, so hindi ko na rin to gagawin. So, instead na magkalapit kayo o maayos kayo, you grow apart rather than you grow together. Yes. Which is not a healthy thing, but forgiveness somehow redirects you to go back together. Kasi one thing I learned personally about the love language is it is not really meant to serve yourself. Hindi siya ganon. It's one thing to know because you wanna serve your spouse. So you don't say na parang hindi mo naman to ginagawa eh. Mm-hmm. It doesn't work that way. Yeah. So always be on the side of love, and forgiveness is really a part of loving. So that's it. So I hope it helps you, and see you again in our next episode in Marry Me Weekly. Guys, meron lang kami a little something for you to do. Para activity, pwede ba yun? Ano? Naisip ko pwede silang ano, pwede silang ano yung isang bagay na na-appreciate mo na ginawa kanina ng husband mo or ng wife mo. Paano kung mala? Meron. Hindi niya lang nakita. Oo. Okay, guys. Okay. Wait lang, love. So, meron tayong activity. Kasi yeah. Ano na tayo eh. Ano tawag doon? Kasi may brand na tayo eh. So, hindi natin activity. Yes. So, it's very easy. You just have to answer yung what is one thing na what is one thing na ginawa ng spouse ko today? Today. Yesterday, today. Today, na you highly appreciate and communicate it to your spouse. Ikaw ba lang? Gawin mo nga yun. Sige nga, ikaw. Sabihan mo. I like it. Thank you. Okay, sige. Ako, what's one thing na ginawa mo today na na-appreciate ko is, oh, I had a meeting with my iMama team, and ano, you took good care of Harper. So, I appreciate that. So, kahit narinig ko yung, ganyan, tapos maingay sila, ganyan, umiyak si Harper. Ano, karga mo si Harper. Tama ba? O si Len ba yun? Hindi kinarga mo. Yun na appreciate ko because I was having a meeting, and then for two straight hours I was just inside the room, and then he was able to handle that. So I think hindi na pala gifts yun. Hindi, na appreciate ko naman. Yeah, appreciate ko yun. Service. Ito simple lang pero na appreciate ko siya. Na ginawa ko. Simple lang. Today. Yes. Yung binigyan mo ako nung ano. Appreciate ko. Natinabi mo siya. Tapos ito sa iyo na. Natuwa ako guys. Naiyak ako. Grabe. I-appreciate ko kasi sobrang parang favorite ko kasi yun. That simple act. I could have finished it like in a snap, like wow. In wow. Pero hindi kita yata tinignan ng bilo-bilo eh. Inubos ko lahat ng bilo. Hindi, okay lang ako doon. But when you give me that, parang, uy, wow, naisip mo ako. So that's the thing. So, uh-oh. Yep.